Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong napaka-init na reaction video. Good evening sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao mga kapenyo. At syempre sa mga kapwa nating OFW around the world na laging sumusuporta at nanonood dito sa ating channel. At maraming salamat din sa mga solid kapenyo ko na patuloy na sumusuporta at nagko-comment at nagsishare ng ating video. Maraming salamat po. Sobrang saludo po sa inyong lahat, mga solid kong kapenyo. Anyway mga kapenyo, bago natin simulan itong pagsasalita nga ni JC Manyo ng Mavs Phenomenal. And nais ko lang palang i-shoutout muna itong si Kuya mga kapenyo kanina sa Taichung. At hindi ko in-expect na pag card rank surprise namin sa kanya, isa rin palang solid kapenyo ko na sumusuporta dito sa ating reaction video. Maraming salamat sa iyo bro. At sana patuloy pa rin ang iyong suporta dito sa ating channel. At syempre, more birthdays to come and more blessings to you at sa asawa mo. No? Maraming salamat sa pagpili sa aming card rank surprise. Ito mga kapenyo, solid kapenyo natin. Maraming salamat bro. Happy birthday ulit. Sinurprise namin siya. Bro, any message kay misis mo? Salamat kasi hindi ko in-expect to. Sabi po ni ate, Shopee raw. Shopee. Nagulat ako, nanginginig ako. Salamat Shopee. Yan mga kapenyo, ano pala natin, solid kapenyo natin, tsaka subscriber natin si Kuya. Bro, pangalan mo ulit? Ronnie po. Ronnie. Yun, shoutout sa'yo Ronnie, tsaka sa misis niya na nagpa-surprise sa amin. Kay Danilin. Anyway mga kapenyo, tara tayo na simulan. Ito ang pagsasalita ni JC Manyo sa kanyang issue dito kung bakit nga siya nawala sa Mavs Phenomenal. At syempre na-interview siya ng napakalupit nating kaibigan na si Top Notch Sports mga kapenyo, na kung saan nakakausap nga siya at talagang na-interview nga nito ni Top Notch kung talagang may pag-asa pa ba na makabalik nga siya dito sa Mavs Phenomenal. At ang naging sagot niya, syempre panoorin na lang natin dito kay Top Notch Sports mga kapenyo na napakalupit din gumawa ng mga video. Siyempre, bago nyo panoorin tong video ko, panoorin nyo muna sa kanya. Tara mga kapenyo, sabay-sabay natin panoorin. Ito ang pag-interview ni Top Notch Sports. Sa video na ito ay hinatid sa inyo ng isang legit na betting site sa buong mundo na 1xBet. Tuloy-tuloy pa rin ng up to 7,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Dito ay pwede kang tumaya sa lahat ng paborito mong sports, especially sa basketball. Click lang ang link sa ating video description. Gamitan ng code TAN Vlogs para makuha ang inyong bonus. Ang 6'2 forward na si JC Manyo ang isa sa mga gumawa ng ingay sa scholars ng MPB noong season 2. At isa sa... Grabe mga kapenyo. Alam mo si JC Manyo, hindi ko pa ganun siya kilala, no? Kasi gaya nga na paulit-ulit ko sinasabi, baguan pa lang tayo pagdating sa pag-a-analyst dito sa basketball. At syempre, hindi naman tayo professional, no? Pero... 6'2 pala itong si JC, kung saan pwedeng-pwede talaga siyang sentro ng Mavs Phenomenal, no? At balibalita na talagang na-injury nga lang to, kaya nawala siya dito sa Mavs Phenomenal. Sa mga reliable big man ng juniors, hindi lamang nakilala ito dahil sa kanyang mga nag-viral na follow-up dunks, kundi dahil sa kanyang skill sets as paint and post operator. Pero yun nga, hindi pa man nakakatatlong buwan si JC sa Mavs, ay nagtamo ito ng injury sa tuhod sa kanilang game sa San Pablo, kung saan maganda pa naman sana ang nilalaro niya. Scoring. Okay, naglaro pala siya sa San Pablo at junior ito ng Mavs na kung saan kasamahan niya sila Poypoy. At kaya hindi pala siya ganun nakilala dahil nga 3 months pa lang siya. Bigla naman na injury itong si JC Manyo, no? Kawawa naman din. Sana makabalik siya. Mukhang malupit din maglaro tong batang to at mas gusto ko pa siya makita, no? 12 points, 5 rebounds with 6 out of 7 or 86% field goal shooting. At pagkatapos nun ay wala na tayo naging update sa kanya. But since marami ang nagtatanong, ay nag-initiate na akong kausapin si JC para sa latest update. Kaya halina't pag-usapan natin kung bakit hanggang ngayon ay wala pa din siya sa MPB, meron din bang issue o drama, at kung makikita pa natin ulit siya sa roster ng MPB ngayon. Basta huwag mo lamang kalimutan i-like ang ating video bilang suporta, and please subscribe na rin kung bago ka pa lamang and for more updates. So yan mga kapenyo, no, si JC Manyo pala, kaya pala siya nawala talaga dito sa kadahilanan na talagang yun nga yung injury tinamo niya. 3 months lang siya nakapaglaro sa Mavs. After nun, hindi na siya nakapaglaro, pero hoping tayo na sana makapaglaro siya ulit para naman mas maganda yung mapakita niya. Kasi interesado ako sa batang to mga kapenyo, dahil nga hindi ko pa alam kung ano talaga yung galawan niya. Hindi ko pa siya masyadong nakita talaga. Gaya nga ng sabi ni Top Notch, talagang hindi nga siya masyado talaga nakilala ng ilan-ilan. Katulad ko, hindi ko siya gano'ng nakilala. Pero sa nakikita ko sa mga highlights niya dito sa Mavs Phenomenal, mukhang may ibubuga tsaka mukhang magaling, no?
mukhang marunong din tong batang to at sana no makabalik nga siya dito sa Mavs. Nito lamang nakaraan ay nakapanayom ko si JC Mangyo. So sabi ni Top Notch dito, "Good day Boss JC, this is YouTuber Top Notch Sports. Ask ko lang po kung kamusta na kayo since noong na-injury ka po sa game ng Mavs. Marami po kasing fans ang naghahanap sa inyo." Kamusta ko siya at ang kanyang current status ay tuloy-tuloy ang kanyang... "Hello po, good evening. Sorry po, ngayon ko lang nabasa message nyo. Tuloy-tuloy po ang strengthening workout ko sa tuhod ko. Feel ko kasi hindi pa siya 100% kaya hindi pa ako naglalaro. Sorry po talaga. Salamat, ingat po kayo." So ayan mga kapenyo, no, kumpirmado na talagang nag-heal lang o nagpapagaling lang itong si JC. So walang issue o walang kung anumang bahid ng pag-alis itong si JC mga kapenyo, no, na kung saan sinasabi nga ng ibang fans na baka daw tinanggal, baka daw ganito, maraming mga kasabihan. Pero ito, talagang mismo si JC na nagsabi dito kay Top Notch Sports na talagang nagre-recover lang siya, which is maganda naman talaga, no, ang strengthening and workout para sa kanyang tuhod. Noon kasing laban nila sa San Pablo bago matapos ang first half ay gumawa ito ng unnecessary jump para sa follow-up dunk sana sa tira ni Poy Poy, which caused him to be on the sideline indefinitely. Pero since tanong... Ay, oo nga, ang sakit nun. Which caused him to be on the sideline indefinitely. Ay, pero since tanong shit, rin ng maraming fan... Grabe nga mga kapeng yun, nangaray nga siya talaga dun. Dapat pala sasapuhin niya yung ano, yung tira ni Poy Poy, akala niya hindi papasok. Kung magbabalik pa ba siya sa MPB, ay heto ang sagot sakit. Mga boss, tinanong ko siya para sa inyo. Kung may so ayan, tinanong pala dito ni Top Notch, "Boss JC, may plan ka po pa bang maglaro ulit sa Mavs? Or may chance ba na makita ka namin ulit sa MPB Juniors? Chance pa ba natin ulit siyang makita na makapag-suit up ng Mavs uniform sa Juniors?" At ang sagot niya ay positibo. Opo, papagaling na po ako. Maigi yung tuhod ko. Ayun. Yeah, pinapagaling niya lamang ang kanyang tuhod. And 2 weeks after naming mag-usap, ay muli ko siyang kinamusta. At okay, kinamusta pa ulit niya. "Hello po, good evening. Ayos lang po. Tuloy-tuloy lang pa rin ang strengthening ko sa legs ko." Sabi niyang tuloy-tuloy pa din ang kanyang strengthening, pag-workout, at pagpapakondisyon. So soon mga boss, expect natin na muli siyang makakapaglaro sa juniors. Pero syempre, nakadepende pa rin naman yon sa management ng Mavs. So ayan mga kapenyo, no, kung ako talagang tatanungin, talagang sana ma-welcome pa rin ng Mavs Phenomenal itong si JC Mangyo. Kasi talagang sayang yung karir ng batang to at nakikita ko yung potential niya na talagang magaling din, no, na maglaro or player. At sa aksidente yun, syempre hindi natin may iwasan, physical sports yan. Minsan may mga aksidente na ganun pangyayari, katulad nun wala namang bumangga sa kanya or something pero nabalian siya. So napakahirap din talaga ng laro ng basketball. At doon sa mga hindi naman nakakaalam, napakahirap din talaga ng laro ng basketball sa totoo lang mga penyo. Magiging magandang kapalitan siya ni Sakuragi coming off the bench, or pwede rin naman maging starter kung magkataon. Dahil kung natutukan lamang ito ni Coach Mav noon, ay may potential ang batang to na maging reliable 3-level scorer. At so yan mga penyo, rinig na rinig natin, no, dito kay Top Notch na talagang may potential itong batang to talaga. Kita nyo, talagang umahasa pa to ni Coach Mav kasi 3 months napakaikling araw biglang na-injure rin nakaagad, di ba? Defender. Dahil he's too tall for guards and wingman and he's too fast and agile para naman sa mga big na kalaban, di ba? At dahil sobrang humble ng batang ito mga boss, ay narito ang mensahe niya para sa ating mga fans ni JC na naghahanap sa kanya. Ano sabi niya? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Hope to see you soon din JC at magpagaling ka. Get well soon. 100% para pagbalik mo nandito lang din kami ng mga reaction o gumagawa ng mga clip video o highlights nyo na patuloy pa rin susuportahan kayo saan man kayo mapunta sa inyong destinasyon, lalong-lalo na sa basketball. Ah, narito rin ang kanyang Instagram at YouTube channel, so please suportahan din natin siya. And let's all wish him well para mas maging motivated palalo siya sa kanyang pagpapagaling mula sa kanyang tinamong injury. Kaya get well very very soon Boss JC, dahil marami kami nag-iintay sa pagbabalik mo sa MPB. Yun mga kapenyo, napakalupit talaga ng kaibigan natin si Top Notch Sports. Talagang updated, no, at saka kinakamusta niya yung ibang mga players ng Mavs. Yan si Top Notch mga kapenyo. Subscribe nyo siya sa kanyang YouTube channel. Napakalupit gumawa ng mga highlights niyan. At katulad nga niyan mga kapenyo, no, at marami tayo matututunan din sa kanya. Anyway mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video. At kung kayo ang tatanungin ko, gusto nyo rin ba na makabalik si JC Mangyo dito sa Mavs Phenomenal sa kabila ng
kanyang tinamo na injury noong mga nakaraang buwan lang, mga kapenyo. I-comment nyo down below lahat ng opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita kasi na tayo sa sunod kong reaction videos. Real. Maybe we should hurry.